bigla lang hindi gumagana tong aking manual pump, San Jetmatic water pump. Hindi ko alam kung anong problema, pero kung i-pump ko naman doon sa may pipe mismo na nakabaon doon sa well, may tubig naman na aangat. So, ang problema hindi doon, hindi supply ng tubig ang problema, kundi nandito ang problema. Sabi ng isa kong kakilala na siguro yung gasket lang ang may problema. Nakausap ko yung contractor na nag-install nito in 2021. Sabi niya, baka natanggal lang o may natanggal lang dito sa loob. So, buksan ko to. I think madali lang naman to buksan. So, hindi lang ako high-tech. Okay? Mekaniko pa. Mekaniko ba dapat tawag nito? Tubig eh. So dapat Aquaman. Siguro dapat Aquaman kasi yung Aquaman ay gumagalaw yun. Siguro, ano tawag ba? Water pump to eh. So, pump boy. Hindi rin. Pump boy kasi rindahan yun eh. Water pa, hindi rin water boy kasi water boy basketball lang yun eh. Ako, hindi ako water boy sa basketball. Point guard ako. Anyway, tawagin natin DIY man. Okay. So ito yung tatanggalin ng bolts dito. At saka maangat lang ito pag maluse na itong bolts niya. Okay. Madali lang naman. So, natanggal ko na lahat yung bolts. So, angat na natin diretso to. Ah, mabigat. Okay. May gasket siya. Tingnan mo. May gasket siya dito. Ito, gasket to. Okay. Ah, ito pala oh. Na-misplace talaga siya. Tingnan nyo. Na-misplace na ito. Or kailangan na bang palitan to? Hindi ko alam kung kailangan bang palitan. Check. So, check. Hindi to siya gasket, but this is a cup. Okay? Cup to eh. Siya ang magdadala ng tubig. I think kailangan ng palitan. Mura lang naman to eh. Sabi na, ano? Sabi na, Bill Carl.
Tanggal na. Ito na. Sira na to eh. So dapat palitan na to. Nasisira na eh. So ito na, nakabili na ako ng replacement na water pump gasket. Ito siya. Nabili ko na to sa Sari-Sari store. So the official name is Jetmatic Pump Cap with Ply. Okay? So ang iba, tawag na nito ay gasket. Para sa akin, ito gasket. And tama naman ito nakalagay dito. Talagang it's a pump cap with ply. Bakit with ply? Kasi titingnan mo yung ano niya, kung titingnan mo yung grano niya dito, yung grain niya, parang sa tire. So naka-ply ito siya. So the brand is Dragon. Tiningnan ko na rin yung pump ko. Grand Dragon naman yung brand. Okay, so mag-match to. Then I had a hard time buying this actually kahapon. Dalawang hardware pinuntahan ko. Kasi sabi nila, hindi daw to Dragon. Iba daw to eh. Kasi may nakalagay dito na ano. So ang tingin ko, tanggalin to siya. Plus, na, ito kasi yung portion na ito ay nasa ilalim nito. Sabi doon ng mga sales crew sa hardware, iba to kaysa nito. Kasi meron ng ganito. So nakita ko, parang ito siya, na portion, is ilagay dito sa ilalim. So tanggalin mo to. Meron naman po siyang slot dito. So magkasya to. So kailangan tatanggalin ko to. Then ito namang may gasket pa dito eh. Pero hindi to gasket. Ang tawag nito para siyang it's a pump block, pump cap tawag nito. Ano na na pump cap. It's a rubber cap. Dito siya lagay. Dito siya oh. Okay, so my challenge now is paano ko tanggalin to, parang ano eh, matigas. By the way, this is only 40 pesos. Then this one is 25 pesos. So ito na siya. Ang sikreto lang is kailangan ng martilyo. So pinukpo ko tong portion na ito kasi separate eh. Okay? So just a little poke there. Tanggal na siya. So yun. So natanggal siya. Ito na. Then the rubber cup here, kailangan palitan na siguro to kasi luma na rin. Sabay-sabay mo nang palitan. Okay. So ang gawin ko lang, linisin ko to. I cannot put oil here because para tong timba sa tubig eh. Ito yung magdadala ng tubig papunta dun sa spout, sa puso. So ito na, nalinis ko na. It's not really completely clean, pero at least majority of the rust natanggal ko. Gumamit ako ng scraper para pangtanggal ng kalawang. Then I use also sandpaper. So pagkatapos, hinugasan ko. I use this steel brush. Then sabon. Piliin nyo yung sabon na, yung piliin nyo yung brand ng sabon na makatanggal ng kalawang. PME for the brand. Sekreto natin yan. Okay, so meron pang konting kalawang. Pero at least natanggal siya. So, gagawin ko. I will install the replacement pump cap. Ito, the brand is Dragon. Pero ito, ang brand niya is Eagle eh. Tignan mo, Eagle ang brand. Okay. Then, ito naman yung cap, rubber block. I don't know kung tama bang pangalan niya. Okay. So, ganito ang paglagay nito. This one will be on top of this para ang bottom niya ay ganito. So, naiipit tong siya between this one and this one. Okay? So, ito yung plate niya na tatapat doon sa dulo ng or sa bottom ng ano ba tawag doon sa puso. Basta ganun. Okay. Then, lagay natin to. Yung black na rubber. Black rubber. I don't know pangalan yan. Then, ganito. So, parang ang dating niya, ito na siya. Okay. Then, lagay natin. Ito.
dun. Ito na. Video. Parang bago eh. Parang bago eh. Matigas. So it's successful. We were able to restore this manual pump here. I actually installed this one a week after Bagyong Udet, kasi in 2021 when we were hit by Udet, ang nangyari, walang kuryente, wala ring tubig. So nagpatayo yung ibang mga kapitbahay ko dito ng puso, so nagpakabit na rin ako. And this is the first time na nasira siya. Anyway, I hope this repair helps you. Nagkakaroon kayo ng idea kung paano ayusin yung mga puso niyo sa bahay. Huwag na kayong mag-hire ng ibang tao. Kayo na lang. Makakasave pa kayo. So, if you have time, save this video and watch it again once your puso has a problem. Salamat ako si Jun Tariman. Hi, take a bye.